magandang hapon sa ating lahat at Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami, mga nanay, mga ina. Happy Mother's Day po sa ating lahat. And ngayon, welcome po muna kayo sa aking channel, itong aking vlog. Bali, Mother's Day presentation, kunyari ah. Pero totoo naman, sabihin ko lang kunyari. Kanina kasi, nagkikrave yung anak ko ng pizza. Tapos, sabi niya, balak namin lumabas. Tapos, ako talaga naghanap ko ng paraan hindi kami makalabas. So, nag-order. Nag-order na lang. Dapat sana sa Pizza Hut. Kaso, wala namang ano. Pizza Hut. Walang Pizza Hut. Ano ba yun? Tawag doon? Pizza, ano ba yun? Pizza? SNR. SNR at saka Shakey's pala. Tapos, wala naman. Sarado yata. Walang sumasagot. So, mabuti na lang, naalala ko si Greenwich. Okay naman si Greenwich. Eto, tatlo. Trio A. Beef, tapos cheese. And ham, tapos ano tong isa? Ito na. Hawaiian. Favorite ni Mama. So, tatlo yan. Tatlo. Tapos, if hindi namin maubos, mag-share kami ng dalawa sa ano, may mother din dito. So, ayan guys, mamaya papakita ko sa si Pogi na naghatid nito. Hinatid dito. Mabait naman. Happy Mother's Day! May 40 ako doon sa ano? Gusto mo? Hindi mo lang ako 400. Andali ah. Here! Kaya niya kong 40. Kulang? Hindi, 640 eh. Ito na ba? Ito na, pwede lang na. Okay. Yeah, thank you. Salamat, bye-bye. Hi guys, ito na. Pa-deliver na anak ko sa akin. Pang Mother's Day daw. Ito, pizza. Kaya, eto. Kaya na tayo. Pero guys, gumawa kami ng mais canelo. Tinulungan ako ng anak ko pagawa kasi ako yung nag-crush siya, nagtimpla. O, para hindi kami mag-soft drinks ngayon. Ngayon lang, hindi kami mag-soft, mag-soda. So, ngayon, eto muna. Ngayon, diba? Sabaya. Pag hindi nakontento sa uhaw sa sobrang init, naku, lalalbag na naman tayo sa kautusan. Iinom muli ng soda. Hi guys! Ayan, vlog takeover. So si Mama magpre-prepare siya ng ice con yelo kasi meron na kami pizza dito. Pero tatlo kasi itong pizza namin. So balak ko mag-share sa dalawang mother dito. Nearby, char. Pero hindi pa nila alam. Balak lang. Char. Mamaya. Siyempre, video muna kami. Tapos mamaya na kami magbigay. Dalawa lang. Kasi konti lang naman ito. Maliit lang. So, yun lang yung ma-share namin. So, samahan niyo si Mother magawa ng ice corn yellow. Ay, ice corn yellow. Tama ba? Corn yellow? Yes. Corn. Mais con yelo kasi. Ay, mais con yelo.
focus. Focus ba yan? Ayan. Homemade ice corn yellow. Mais corn yellow po. Ayan. Ika guys, kain tayo. Kain muna tayo. Tapos magkukwento lang kami. Sama kayo. Sa pagmuya. Kainin ko guys, yung paborito ko talaga na mumurahin dati, mumurahin lang yun. Pero mumurahin. Noon. Hawaiian. Gusto kasi yung pineapple. Kaya gusto ko Hawaiian. Kain tayo. Hindi, while kumakain, magpo-question and answer ako sa'yo. Sure. Since Mother's Day ngayon, what is your memorable experience having a child? Since yung ano ka pa? Memorable, isa. Pinaka-memorable ko talaga nung ipinanganak ko siya. Kasi, limang ospital guys, limang ospital tinanggihan ako bago pa ako nakakuha ng isang ospital na tumanggap sa akin. Halos hindi pa nga, sinabihan pa ako ng doktor na doon kan dadalhin ka na lang sa Pabelia. Sabi ko, sa expressway pa lang dok, mamamatay na ako. Kaya yun, natakot sila. Doon na lang nila ako pinano sa hospital nila. Hindi ko lang papangalanan kasi medyo malayo talaga yun. So, yun ang pinaka-memorable ng yung panganganak ko sa kanya. Lalo pa nung nilabas ko na siya. Kasi yung tatlong doktor nag-aagawan sa kanya. As a single mom, wala kasi siyang tatay na pumirma, wala akong kasama. Nagsosolo ako ng anak mag-isa. So, ang akala ng mga doktor, akala nila ay okay lang sa akin na wala akong anak. Sabi nila, ma'am, hihingi na lang namin ganito or babayaran ako. Meron nag-offer na papunta na ako Amerika, meron nag-offer na bibigyan akong business. Mahingi lang nila yung anak kasi ang puti. Super puti. Parang hindi ko anak kasi maitim ako eh. Pero anak ko ang puti. Kaya sabi nila, hihingiin nila. Sabi ko, ano ba naman yan, dok? Mga doktor pa mga nyo, ginawa naman tuta yung anak ko. Yun. Hindi ko binigay. Sabi ko, hirap kaya. Buhay ko yung nakataya nung pinanganak ko siya. Kasi imagine yung mga hospital, bago pa ako tinanggap. Nung isinilang, hihingiin lang, no? Yun. Yun ang pinaka-memorable na hindi ko talaga makalimutan kahit na minsan kahit natutulog ako, naalala ko yun. Ayun. Nakwento na rin ni Mama yan sa kakan. Pero, syempre, kahit papano, single mom siya, parang nabuhay niya yung anak niya nang walang help from my father. Siguro na kapag bigay yung tatay ko, lately na rin, malaki na ako. Tapos, second question ko is, before mo ako pinanganak, ano yung mga nai-imagine mo mangyari in the future? Kasi syempre, nag-i-imagine ka na, di ba, kung ano mangyayari in the future, anong kunwari, may anak na ako, pagkalaki, ganun-ganun. Ito sa pangarap ko, kasi, laking hirap. Mataas ang pangarap ko. Doble kayod ako nun. Kasi gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko yung anak ko mag-aral sa Lasal o kaya sa basta yung mga malalaking school. Yun ang gusto kong pag-aralan ng anak ko kung magkakaanak ako. Magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng negosyo. Pero failed lahat. Quote and quote lang. Baka umiyak ako eh. Mother's Day pa naman. Bakit na-fail? So, yun, na-fail lang natin. Ang pangarap ko talaga. Magkaroon ng magandang, hindi naman mayaman, pero gusto ko lang na yung anak ko sana nasa pinakamagagandang school makapag-aral at makapagtapos. Siyempre, lahat naman siguro ng mother wants their child to be in the best position or best and talagang bahay yun. Parang, paglaki nito, ganito gusto kong mangyari. Siyempre, in the long run, hindi din naman mangyayari yun. Tapos, happy ka naman
sa situation natin yan. Kahit naghihirap lang. Pero wala akong nasisiyahan. Kahit na lumaki yung anak ko sa hirap, alam ko naman may dahilan kung bakit. Wala pa naman akong teacher dito. Alam ko naman dahilan, may dahilan kung bakit sa ganito lang ako inilagay ng pagkakataon. Siguro, katatagan binigay sa akin, Lord. Binigyan ako ng katatagan. Ang daming trials. Super dami. Parang bagyo talaga ang life ko. Pero, papasalamat ako kasi lumaki yung anak ko ng maayos. Kasing ganda ko rin naman. Malaki din kasing laki ko. At ang higit sa lahat, nakapag-aral siya. Nakapagtapos siya. Hindi man natin nasabi na sa private na na school o sa pinakamalaking school, pero pinagmamalaki ko. Dahil pangalawa sa UP rin naman ang mga state colleges, di ba? So, doon siya nagkapag-aral sa Leyte, sa Baybay Leyte. Kung naturingan ngayon ay, ang naturingan yan, tawag nila yan dati ay BISCA. Ngayon, ang pangalan yan is, Visayas State University. So, mahirap din naman pumasok doon, lalo na doon din siya nag-high school. To be honest, ang hirap pumasok doon ng high school, sa laboratory high school nila. Kasi ang lahat ng mga nagtitake ng exam doon ay puro mga first honor, valedictorian, tapos hindi pa makapasa. Ako, most behave lang ako sa elementary. Pero, most behave. Yung school nila is wala namang valedictorian, wala namang salutatorian, wala namang top 5, wala. Ang ano lang nila is ang grade average. Pang-elementary siya. So, nang makita ko naman yung average niya, ay nasa pumapangatlo, pang-apat naman yung average niya. So, kaya nung masabi niya, Mama, gusto ko mag-aral sa BISCA ng high school. Nagulat ako kasi marami talagang negatives na ayaw nila. Ay, hindi ko maintindihan yung some of my relatives, some of my friends, bakit sa BISCA? Meron namang tapat na school, malapit, hindi pa magagastos dahil public. National High School naman. Wala akong magawa kasi gusto ng anak ko eh. So, hinayaan ko siya mag-take na exam. Tapos, akala ko nga talaga, hindi siya makapasok kasi hindi siya napasama doon sa tap-tap-tap doon eh. Kasi syempre, hindi ko rin naman in-expect yun kasi ang hirap kaya doon ng exam. May mga valedictorian, hindi makapasok. Sinabihan pa nga ako ng isa sa mga nag-handle ng school nila. Sabi nga, ay, yung anak ko nga, hindi nakapasok doon, hindi nakapasa. Hindi sila nakapasok doon. Siguro ano lang talaga yung time na yun. Blessed lang talaga yun. Kasi, ako kasi, mahilig talaga ako mag-try ng mga exam. Like, entrance exam, kahit anong school, nag-i-entrance exam ako. Tapos, parang dalawang school ang pinag-entrance exam ko, di ba? Sa isang school, section 1 ako. Tapos, parang public kasi yun. So, parang may gustong maghila sa akin sa ganitong section. Ayoko naman kasi itong papalakasan ever since I was high school child. Ayoko nang may back, pero ganun. So, ayun, nung nag-waitlist lang naman ako doon sa high school nun. Tapos, ayun, okay lang. Mahirap. Mahirap kasi, gagastos ka ng pamasahe, 8 kilometers from home, ganun. Pero, naayos naman ni Mama. Kahit bulakbol yung anak niya, oo. Pero nung late college na ako nagbulakbol. Mahirap yung pagpasok niya doon sa school na yun. Nung umpisa, kasi number one, nangangapa ako, nangangapa din siya. Tapos, nung matanda ko ng mga seminar nila, ganun pala kalaki ang bayad doon kung talaga magbabayad kami ng tuition. Imagine, maabot yata ng 20 plus ang isang taon. 20K, may good, 20. Masama doon, ganun. Kinompute nila, sinabi sa amin. So, sabi ko, why not? Itatry natin kung kakayanin ng anak ko. Kasi marami doon na nag-first year, hindi natatapos. Kaya, or padating ng second year, nalilipat talaga na ibang school. Kasi binabagsak nila. Doon kasi yung tinatanggal nila, yung tawag niyan, merong tinatanggal, di ba? Yung hindi kaya ng bata. Yung qualification, yung grades yata. Hindi ko naintindihan. Basta may mga estudyante, nalilipat talaga ng back school. Habang tumataas yung year nila, nababawasan yung mga estudyante. Kaya, hindi ko inasahan. Kasi lalo ng pagdating ng second year yata, third year, talagang pinatawag na ako kasi
doon medyo nagloko siya eh. Kasi, actually, hindi ko masayang nagloko. Kasi, loner kasi siya. Loner siya, hindi siya yung ano, hindi siya yung katulad ng ibang bata na maraming barkada. That time, lagi siya nag-iisa. Nasa beach lagi. Minsan yung nakakalimutan niya yung oras pumasok. Nandun lang siya, nakatanga, ganon. Nandun lang siya sa, basta nag-iisa lang siya lagi. Kaya nung kinausap ako ng teacher, anong problema, sabi ko kamamatay lang ng mama ko. Kasi lola's girl yan eh. Lola's girl. Almost a month, halos hindi pala siya pumapasok sa school. Muntik na ako i-drop. Idadrop na sana siya ng ano, tinawag ako ng, pinatawag ako ng principal, pinatawag din ako ng kanyang teacher in charge. Yun, mga advisor. So, nagkaroon kami ng ano, ng parang tawag nitong, parang ano yung, ano ba yung, kasi sabi nila, o sige, bibigyan namin ng isang anak mo, pag pumasa, hindi namin siya tatanggalin. Verbal agreement. Parang verbal agreement. Ako yung kausap nila, pero yung anak ko ang magagawa nun. Sige, kasi nakiusap ako na kung pwede pagbigyan ng pagkakataon, kasi nga, kamamatay lang ng mama ko, hindi pa niya na overcome yung pangyayari yon. Isang taon ako nag-ano nun, parang isang taon na depression. Kasi sobrang close ko talaga sa lola ko. To be honest, ako din naman eh. Kaya lang, pati pa naman ako, eh paano na lang kaming dalawa? Kung kaming dalawa magaganon, hindi ko pinahahalata sa lahat na ganon, nahihirapan din ako. Yun, nung sinabi ng principal na, o sige, bigyan namin siya ng exam, kasi parang hindi siya nakatake ng exam nun eh. Hindi siya nakatake ng exam. Pinatitake siya ng exam. Kasi may mga quizzes din siya na hindi nakuha. Sabi ng kanilang advisor na, bigyan namin siya ng chance, ate, sabi ng advisor, ate, bigyan namin siya ng chance si Rem, bibigyan namin siya ng chance kung makakapasa siya, tutuloy namin, tutulungan namin siya. Sawa naman ng Diyos, ewan ko saan niya kinuha yung mga sagot, pumasa naman siya. Exam na. Kahit na hindi siya nag-aaral. Pasa lang ah, pasa yung pinag-uusapan. Basta pasa. Pumasa siya, tapos, sa totoo lang guys, wala siyang notes, hindi siya nag-notes, hindi siya nag-aaral, hindi siya nag... Noon pa lang ngayon, puro drawing. Totoo yan ba, drawing, at saka yung may mga message siya na parang may hatred to someone, hindi ko na lang papangalanan. May ganun, may parang minsan dinodrawingan pa niya ng sungay sa galit niya, hindi ko alam. Ganun, ganun ang mga drawing na notebook niya, pero never ko siyang sinita. Kasi ayokong magkaroon siya ng ano, kasi yun lang kaibigan niya, notebook. Notebook, ballpen, cellphone. Doon lang lumalabas yung depression ko, hindi alam ng mga tao sa paligid ko. Lahat lang ng mga nakakakita sa notebook ko na nakakaintindi, yun, nakakaalam ng depression ko. Pero, syempre, hindi pa kasi uso yung psychiatrist, ganun. Counsel lang sa teacher. Eh, malay ba ng teacher ko? Kaya nung sinabi ko sa teacher nila, yung teacher, sino ba yun? Sino? Advisor. Teacher advisor niya. Yung sinabi ko sa teacher advisor niya na ganun ang naging problema ko sa kanya. Ultimo ang pagkain ko, wala na. Ano? Yung tinatawag na siya. Lagi na siya. Kung nakain lang ako ng ano. Lagi na siyang in-assist ng teacher niya. Chicheria, tapos soft drinks. Yun lang ang kinakain ko. Kahit sa bahay, ayokong magkilos-kilos. Yun yung time na akala ko, ako mawawala pa yata yung anak ko. Kasi, imagine guys, within a week, halos hindi siya namain ng kanin. Chichiri lang, tapos 7-up sa umaga. Yung mga classmate egg niya, pie. Yung mga classmate niya, pag nakita ko, halos yayakap sa akin, sasabi, ate, yung si Rem, ate, ganyan siya, ganyan lang kinain, ganito lang kinain. Nasusumbong sila. Nasusumbong sila sa akin kasi, to be honest, nag-boarding house kasi siya. Kasi naawa na ako sa kanya mag, ano, kahit mahirap na hirap ako, nag-boarding house siya ng 1,000 ang isang kwarto. Kasi ako lang mag-isa. Kaya lang mag-isa, ayaw namin kasama eh. Bill mo? Guys, wala akong trabaho. Kung ano lang nalang naging trabaho ko, kung ano lang income ko, gusto ko lang tagi sa mga pag-aaral. Salamat naman sa Diyos at hindi naman ako pinabayaan. Nakakain pa rin kami kahit pa paano.
pag umuwi siya, minsan, bukakain ka na. Kasi kung anong pagkain gusto mo. Pag naiinis yan, hihingi yan ang akala niya hindi ko kayang bilhin. Malit siya, manok. Alam ko walang pera. Alam ko walang pera nun. Sabi, lagi ako tinatanong, anong pagkain gusto mo? Malechon manok. Lechon manok. Eh, alam nila di ako kumakain, di ba? So, binibigay talaga nila. Lechon manok ma, tapos gusto ko may coke. Imagine, lechon manok, buo yan. Hindi yan, wala namang magbebenta sa amin ng kalahati. Buo na lechon manok. Tapos, ngayon. Ang ano? Bakit? Tapos, guys, yung lechon manok na yun. Hindi, nilabas mo ito, di ba ma? Yung lechon manok na yun, guys, halos kalahati kanya yun. Nahiyaan na talaga namin siya kumain. Tapos, ano, yung coke na 1.5, na ganun, halos din makalahati. Nahiyaan na namin siya para gusto lang namin siya mabusog kasi hindi siya kumakain ng kanya. Pag nasa boarding house, hindi siya active sa pagkain. Ganun lang yun. Tapos, ayun, nadami na ng kwento. Sa isang question lang, sa, ano? Sa dalawang question pa lang. Parang ako nagpasama. Hindi naman. Hindi, kasi yung mga memories namin, mahirap eh, mahirap. Mahirap talaga. Actually, siguro mga high school ako, may hatred ako sa lahat ng tao. Ultimo kay mama, sa mga ano, sa lahat. Parang ang unfair naman ng buhay, parang gano'n. Gano'n ako nung high school. Until college, parang gano'n pa rin ako. Minsan nga meron nagtatanong sa akin, parang wala kang respeto sa mga tao, gano'n. Siguro dahil gano'n yung nangyari sa akin. Pero nung lately, nakapagtrabaho na ako, naiintindihan ko na yung buhay-buhay, ayun, pwede na. Alam nyo guys, yung mag-high school yan, kahit na sabihin natin na napakahirap ng sitwasyon namin, kasi andun yung mga trials, mahirap na isa-isahin eh. Basta may mga trials talaga na halos kung may iba-iba lang siguro ang humahawak sa buhay ko, baka nagpakamatay na. Kasi minsan na naisip ko dun. Kaya lang inalala ko siya. Tapos, sa ganong tirahan namin, sa ganong sitwasyon namin, yung basta lahat ang hirap intindihin. Bakit ganon? Bakit ganyan? Marami kang bakit. Pero, kahit ganon guys, nung sinabi niya, ma, sasali ako ng minor rate. Ano may minor rate ba yan? Major rate. Alam niyo magkano gastos nun guys? Sige, okay lang. Kasi gusto ko maranasan niya yung mga bagay na, gusto niya yung bang mapasaya siya ng konti. Yun, doon niya na ano na, kahit walang wala kami, alam ko, napipilitan na alam kong alam niya na nahihirapan na kumanap ang pang-uniform, pang-boots. Alam niyo ba yung gano'n? Tapos nung college ako, gusto mag-ROTC ma, o gagastos na naman sa uniform, gano'n. So alam niya na kung ano yung mga kayang gawin ng mga parents para love sa mga anak nila. So, ngayon nga, parang gusto ni mama magkaroon ng income niya. Tapos ako naman, dahil pandemic, hindi ko muna siya pinapagawa ng ano, kasi nasa bahay lang din naman kami, so okay lang. So kung kaya niyo mag-give back kayo talaga sa parents niyo or sa kung sino man yung nakalakihan yung parents. Kasi hindi naman ibig sabihin na kailangan parents talaga kung sino yung umiris sa inyo. Yung mga nag-alaga sa inyo. Kasi hindi madali magpahina. Hindi madali. Nasaksihan ko yun sa lahat ng mga nagawa ni mama para sa akin. Pero, ayan nga, umabot din ako sa point na sobrang pasaway ko. As in, hindi na ako nakikinig sa kanya. Minsan, hingi ako ng hingi ng pera, project, pero hindi naman pang project. So, ayun, relate ka, no? Oo, naghihingi ako ng project, para hindi naman pang project. Pero nung fourth year college ako, medyo nag-lesson yun kasi alam kong mas malaki yung kailangan kong pera para sa thesis ko. Kasi printing pa lang, going there, going out.
Ayun. So, sa totoo lang, masusold naman ng nanay kahit na anong hirap kayo, talagang mababaon ka ba utang. Aminin ko yung pumasok talaga ako ng mga utang para ko lang siya mapaaral. Nagsanla ako ng lupa. Alam ko maririnig naman ito ng mga mag-anak ko yun. Nagsanla ako ng lupa ng mama ko para mapag-aaral ko siya. Hindi naman doon nagsimula. Ay, hindi naman. Marami pang dahilan. Nagdagdag lang yun. Nagdagdag. Dagdag lang yun. Pero hindi doon nagsimula. Bakit nag-down kami? Pero wala na yun. Okay. Lesson yun, lesson. Ayun. Yun lang yung last question ko kasi napakahaba. Susamahan niyo na lang kami sa pagkain namin and mag-outro na siya mamaya. 2,000 years later. Sana guys, nagustuhan niyo yung aking drama sa Mother's Day special. Ilang question lang. Sa Mother's Day special namin, yun ang pinaka-drama ko sa buhay. Pero ano pa lang yun guys, wala pa yung sa kalintingan, no, sa kuko ng kalintingan ko yung kwento na yun. Kukwento mo lang. Anyway, but, para naman ano guys, masaya. Huwag niyo kalimutan na i-share to ah. At saka, subscribe nyo na rin ako. Like, pindutin yung notification bell. Ganun lang, guys, di ba? Parang awan nyo na naman. Nagmakaawa, no? Subscribe nyo naman ako. Grabe show. Ayan. Sige po. Sige po, bye-bye. Love you. Happy Mother's Day.